Ang may paninindigan. Paparating na ang tambalang kampiyon at kilala sa sinserong paglilingkod. Tunay na kinagigiliwan. Kapwa may sense of humor. Sina Ed Sarto at Congressman Benny Abante sa Kongreso ngayon at your service. Dalawang oras na hitik sa interview sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Pag-iipagtalastasan sa mga politikong tagagawa ng batas. At balansyadong paghimay sa mga napapanong issue. Kongreso ngayon at your service. Programang puno ng serbisyong walang kasing bilis. Kongreso ngayon at your service. Sumasa inyong mga tahanan Lunes hanggang Biyernes. Dito lamang sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Bumaba? Ang alin? Oo, bumaba, pero magkasing haba pa rin at mas masarap ha. Ang alin? Dahil dinagdagan ng mga sangkap. Mas masarap at masustansya ng makinig sa programa Homebody. Homebody. Kompleto sirikados na mula sa success stories, health and beauty tips at pagkabay kimisis ng tamang paghahanda ng pagkain. Pangalaga sa tahanan at membro ng pamilya, wala ka nang hahanapin pa. Homebody. Bubusugin kayo ng iba't ibang mga kaalaman, pampagana at pampaganda inside out para sa malusog at masaganang buhay. Bukod sa seryosong talakayan sa batas at usaping pangkalusugan, may bonus showbiz balita pa. Homebody, programang pangkalahatan. Walang pinipiling edad kahit mga teens, tiyak na inain. Saan pa kayo mga tropa peeps? Oh, anong say kaya ni Mayora? Homebody! Mapapaaga na ang paglilingkod sa inyo ni Miss Jamie Quinto. Homebody! Alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Homebody! Mapapanood sa Facebook live streaming. I-type lamang ang DZME 1530 kHz. At siyempre, mapapakinggan ang sabayan sa radyo DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530. Numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Gusto mo bang kantahan ka ng gwapo naming DJ on air? Request na ng favorite song mo. Dahil narito na ang programang Pwede sa Chick, Pwede sa Boy. Chick Boy! Para sa gustong magpabati, bumati at makikanta gabi-gabi. Chick Boy! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Chick Boy! Feel na feel ang kantahan, basta si DJ Neil Loverboy ang kasama. Makinig, mag-request, tumawag at makikanta na. I love DJ Neil. I-play mo na! Todo na talaga to! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Thank you.
pagbabagong hanap mo sa AS. GCM 15:30. Alas 7:06 na po ng gabi. Magandang gabi po sa inyo lahat. Simula na po tayo. Dalawang oras po ito, magkakasama-sama tayo dito po sa programang Chick Boy with DJ Neil. Sangala po ng aming station manager si Tony Taband at ang aming program director si Ed Sarto. Ako po ang inyong lingkod, Neil Miranda. At siyempre ang ating mga kagapay sa gabi ito, ang ating duty engineer, hindi po nagbabago, tiling gwapo. Engineer Joey Dapog Inunag. Ang pagbabagong hanap mo sa AS. DZME 15:30. Ang ating graphic ID expert, wala pong iba, Mr. Idol. Pagbabagong hanap mo sa AS. DZME JB the Bogey Sabat. At magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, sa aming mga ginigiliw na taga-subaybay. Kumusta na rin po kayo, aming mga bayaning OFW? Saan man po kayong bansa naroon? Sana ay nasa ligtas kayong kalagayan. At masaya po ang inyong kinaroroonan. Hello rin po sa ating mga relatives and friends. Magandang gabi po sa inyo lahat. At siyempre, sa ating mga viewers sa ating Facebook page live, hello, good evening po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Sige po, ready na po tayo. Bukas na po ang ating mga linya para po sa inyo mga greetings at requests. Ang pagbabagong... At sa mga nais din pong kumanta ng live, siyempre, go, tawag na po kayo. Siyempre, tulad po na dati, bibigyan din po natin ng daan ang ating pag-uusapan sa gabing ito, ang ating hot topic for today. Ano po ang ating hot topic for today, mga kampi, mga idol ko? Pag-usapan po natin ang issue. Akala ko nasa balita sa hapon pa ako. Hindi po issue, kundi ang ating hot topic. Bigyan daan natin ang tungkol po sa pagpili ng mga kasama sa buhay o ng inyong mamahalin. Diba? May mga tao kasi na pagka tumibok ang puso. Sabi nga ng kanta, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Ay, sintonado. Tama na, DJ Neil. Nakakasira ka ng araw. Eh, pagpaumanhin po inyo, ipagpatawad po. Ipagpatawad mo aking kapangahasan. Ako'y kumanta. Patawad. Yan. Sabi nila, kapag tumibok daw ang puso, hamakin ang lahat, makamit ka lamang. Kapag umibig, eh sabi nga, maging sino ka man. Naalala ko, parang lagi kong binabanggit yan eh. Ha? Pero hindi po maging sino ka man. Kapag ako po'y matutulog sa gabi, bago ako matulog, nababanggit ko po yan. Kahit sino, kahit sino, kahit sino. nung kabataan ko po. Diba? Ganyan din si Engineer Joey. Diba, Engineer Joey? bago matulog, pagka pipikit na mga mata mo, diba, babanggitin mo, kahit sino, kahit sino, kahit sino. Oh, tamo si Engineer Dowie may bonus pa raw. Oh. Ah, pagka siya'y naliligo at nagsasabon, nakabigit. At binabanggit kahit sino, kahit sino. Ah, ganyan po ang pag-ibig. Meron po mga ganyan tao na sabi na kahit sino o maging sino ka man. Pagka tumibok sa'yo, tumibok ang kanilang puso. Eh, okay lang sa kanila. Pero, sa panahon po ngayon, mga kampi, batid po natin na marami pong gipit sa buhay. Marami naghihikaos. At may mga taong nangangarap. Diba? Na, sabi nga nila, kami nagdaan na sa hirap. Hindi naman pa pwedeng lagi na lang kaming ganito.
lagi na lang kaming nasa ilalim. Dapat ang buhay namin, ang takbo ng buhay namin, parang gulong. Minsan naman, dapat umibabaw kami. Diba? Sabi ng mga pilosopo, huwag ka mag-alala. Pagka nagkatabi tayo, paibaba. Ikaw talaga DJ nyo. Ang pagbabagong anak mo sa AM. Iba naman yan eh. Iba naman yan, tinutukoy niyang ibabaw eh. Eh talaga, iba yan. May sinend pala akong Mr. JB the Pogi na video. Mamay, pe-play natin yung song. Awit ang ating viewers, listeners na si Miss Ching Eunice. Okay, balik tayo sa ating topic. Gusto lang iba na maranasan yung nasa ibabaw, no? Ibig sabihin yung magandang buhay, yung sarap ng buhay. Kaya gumagawa at gumagawa ng paraan. Ha? Dahil sa kagustuhan nilang makaahon sa hirap. Kaya, mga kampi, hindi lamang po sa pagsusumikap, pagtatrabaho, maging sa pagpili po ng kanilang magiging kasintahan or sabi natin mga kakasama sa buhay. Nagiging practical na rin po ang mga tao ngayon. Ang iba po, bago ang puso, ito muna. Isipan muna. Utak muna ang pinagagana. Ang inuuna, mga idol, mga kampi. Pagbabagong hanap mo sa AM. Well, pumapatol sila or tinatanggap nila yung mga taong sabi nga nila kaya silang buhayin at kayang ibigay ang kanilang mga pangangailangan. Pero ang iba po mga kampi, mas gusto naman nila, kontento na sila basta't ang kanilang makakasama sa buhay, ang kanilang magiging partner ay, di ba, yung totoong nagmamahal at may oras sa kanya. Yun po, mga kampi. Pero para po sa inyo, ito po ating pag-uusapan, ating hot topic for today. Kung kayo po ang tatanungin ko at kung kayo po ang nasa sitwasyon ng ganito, ano ang mas mahalaga sa inyo? Yung po bang taong mapagmahal at may oras? O yung kumukumpleto ng pangangailangan mo? Yan po ang ating hot topic for today. Sige po, tawag na po kayo. Bukas na po ang ating mga linya para po sa inyo mga reaction sa ating hot topic for today. At siyempre, ngayon din sa inyo mga greetings at requests. At sa mga nais pong kumanta ng live. Go! Tawag na po! Hello, magandang gabi po sa ating mga viewers. Nangunguna sa ating viewers sa ating Facebook page live. Si Miss M.M. Rodulpa. Magandang gabi, happy listening, happy watching. Yan, kay Ma'am Ching Eunice. Hello, good evening, happy listening, happy watching. Sabi niya, good evening, Mr. Poging DJ Neil. Aba, talaga naman. Sige, pagka napunta ka rito, Miss Ching, may bonus ka sa akin. Ha? Pag-iipunan kita, piso-piso. Tinawag mo akong Pogi eh. At siyempre, hello din. Yan, sabi ni Miss M. Hi Sir Neil, good evening. Maring Aba de los Reyes, para sa akin po, ang gustuhin ko ay ang taong mahal ako. Tanggap ko lalo na mga anak ko. At laanan ako ng oras. Di man buong oras niya, pero ang priority niya, and I thank you. Yun po ang kanyang reaction sa ating hot topic, si Miss M. Yan. Para daw sa kanya, mas gusto daw niya yung taong mahal siya at tanggap. Hindi lang siya, pati yung kanyang mga anak. Dapat lang. Oo. Once na minahal ka, ha?
ng lalaking sinasabing umiibig sa'yo daw, ha? Kasi limited sa mga lalaki, sinasabi, mahal ka sa kalimitan sa mga tao, mapababae, ganun din, mahal ka daw, pero pagka nakuha na yung gusto nila sa'yo at wala ka ng pakinabang, wala ka ng silbi, yung salitang mahal, wala na. Nasabihin sa'yo, babay na. Diba? Yan ang pinakamasakit na maririnig mo sa bandang huli. Matapos yung totoo. Napakay sa'yo. Malaman mo yung totoong pakay sa'yo. Diba? Pero, yun naman, dapat talaga, no? Sa mga tao, no? Na, nagmamahal o magmamahal, ha? Sa kanilang kapwa, o sabihin natin, umiibig. Diba? Eh, lalo na kapag ka ang taong inyong mamahalin, diba? Eh, meron ng mga supling, dapat tanggap nyo yun. Yung salitang mahal, ipakita nyo at iparamdam nyo. Diba? Hindi lang doon sa taong mamahalin nyo, kundi maging sa kanilang mga supling. At, eto po, huwag nyo pong kakalibutan eh yung responsibilidad po nila sa kanila mga anak. Gagampanan nyo na rin po yun bilang pangalawang magulang at tatayo. Kaya kung hindi nyo po kayang gawin yon, ha? Eh, huwag na kayong manghimasok sa buhay ng mga single parent. Sasabihin nyo mahal nyo, pero agkatapos ng inyong mga kailangan, pag nakuha nyo ng gusto nyo, iiwan nyo na. Diba? Parehas lang yan, mapababae, mapalalaki, ganyan po. Sa babae po, kalimitan naman sa babae, pumapatol yan sa may asawa. Dahil alam lang, may mautot sila sa lalaki. Diba? Meron silang pakinabang sa lalaki. Pero pag wala na silang pakinabang sa lalaki, bumibitiw na sila. Excuse me po, pasintabi po. Pero meron pong ganyang babae. At sa mga lalaki naman, sa mga kapwa ko lalaki, ito naman. Ang iba po dyan. Dahil alam niya lang, may experience na yung babae. Kasi may anak na. Mientras may anak na, mas tinatarantado. Pasintabi rin po. At excuse me po. Talaga naman, totoo naman po yan sa mga kapwa ko lalaki. Mapagsamantala ang tawag dyan. Yung bang tipong lahat ng pambobola gagawin nila. Diba? Pero after na makuha nila yung gusto nila, ito sa babae, iiwan na nila. Ang iba'y iiwan pa ng ano, aanakan pa. Naanakan na, aanakan pa uli. Kawawa naman po, diba? Maawa po tayo sa kanila. Huwag po sana tayo maging ganon. Kung hindi po tayo makapagpigil sa ating nararamdaman, sabi nga po doon sa pita ng laman, doon sa kalibugan, diretsa na po. Kaya gumamit po tayo ng protection para hindi po na magbunga yung inyong hindi mapigilan. Di ba? Ayan, and Mr. DJ Neil, meron na bang nagpapadibok ng puso mo? Bakit naman po ganyan ang tanong nyo, ma'am? Ha? Teka muna, para ako nasa hot seat bigla. Kailangan ko ba sumagot ng ganon? Ibubulong ko po sa'yo.
Ma'am Ching Eunice. Kay Uncle Rudy de la Cuesta, hello, good evening, happy listening, happy watching. Kay Kuyang Angel Balagtas, good evening, happy listening, happy watching. Good evening po DJ Neil, magandang gabi rin sa iyo, Uncle Rudy de la Cuesta. Yan. Sabi ni Ma'am Ching Eunice, gustong maranasan ang sarap ng buhay sa mundong ibabaw, DJ Neil. Gusto raw maranasan ni Ma'am Ching ang sarap ng buhay. Bakit hindi mo ba nararanasan ang sarap ng buhay? Alam niyo po ako, simula po nang ako'y isinilang, no? At lumaki hanggang sa ganito po ang aking edad. Abutin ko po ang edad kong ito. Wala po akong ginawa kundi ang magpasalamat sa ating Diyos Ama. Ano man po ang dumating sa aking buhay, pinasasalamatan ko po yan. Kaya kapag ako po yung nalangin sa Kanya, hindi po sa ako po yung nagbubuhat ng bangko, pero sinasabi ko po sa inyo yung totoo. Kasi may mga tao pong, alam nyo ba yung tipong nanunumbat pa sa ating Diyos? Diba? Sinisisi ang ating Panginoon sa kanilang buhay o sa nangyayari sa kanilang buhay? Hindi po. Wala po tayong karapatan na sisihin ang ating Panginoon. Wala po tayong karapatan na sumbatan ang ating Panginoon. Kung ano man po ang nararanasan nating buhay, maganda man o pangit, yan po ay dahil sa atin. Tayo po ang may gawa niyan. Kung maganda po ang takbo ng ating buhay, isa lang po ibig sabihin nun. Diba? Malinis po ang ating hangarin. Tayo po ay kumikilala at may takot sa Diyos. Pero kung tayo po'y pighati, diba? At kung saan-saan po tayo nasasadlak, tayo po ang may kagagawan din nun. Hindi po yung kagustuhan ng Diyos. Kayo po ang may gawa nun. May mga kapwa po tayo na ang iba'y nalululun sa drugs. Hindi po ginusto ng Diyos yun. Ginusto niya yun. Diba? Kaya siya nalulun sa drugs. Diba? Ang iba po, sa ibang bisyo po nalululun. Diba? Ang iba po, nagiging masama. Like yung mga hold-upper. Diba? Yung mga magnanakaw. Sila po ang ano noon, may gusto noon, hindi po ang Diyos. Kinagawa po nila yun dahil yun ang sa pagkakaalam nila madaling trabaho para sa kanila. Ang manghold up at magnakaw. At kung yun po ang naging takbo ng kanilang buhay, dahil yun sa kagagawan po nila, hindi po yun ang binigay ng Diyos sa kanila. Pwede po sila magbago eh. Diba? Meron nga po dyan, di ba? Nakikita po natin, mga pababae, mga palalaki, nalilimos sa lansangan. Diba? Ang laki-laki ng katawan, ang lusog-lusog naman, na makikita mo na wala namang nararamdaman. Eh, ang dami pwede maging trabaho. Bakit nila ginustong manlimos sa lansangan? Kasi yun ang alam nilang madaling paraan para kumita. Ang manlimos po. Bakit ko po nasasabi yan? Dahil ako po yung nakakapag-interview ng mga ganyang tao. Tinatanong ko sila, bakit gusto nyong nanlilimos? Madali lang, kasi upo lang. Tatayo lang, maglalakad lang, mangangalabit lang sa kapwa mo. Hindi naman daw sila namimilit. Sino yung kusang magbigay? Pero alam nyo ho ba? Matutusin, talo pa nila kami minsan. Dahil sila kumikita sila 700, 1,000. Pinakamababang kita ng mga nanlilimos sa maghapon, 300, 400. Di ba?
paano po silang hindi mawiwili sa ganung paraan ng trabaho? Pero yun po ay hindi po ginusto ng Diyos yun. Ang tao po ang gumagawa ng at nagpapatakbo ng kanyang buhay. No? Kahit anuman po ang meron tayo, dapat pasalamatan natin yan. Ang pagbabagong anak mo sa AM, DZM, 1530. Kahit na ano pang klaseng problema yung dumating sa inyong buhay. Diba? Once na kayo po'y marunong magpasalamat sa ating Panginoon, hindi niya po kayo kakalimutan. At hindi niya po kayo tatalikuran. Kaya ng ginagawa natin sa Kanya. Siya po ay tutugon sa inyong mga kahilingan. Ayan, nabanggit ko lang po yan kasi sabi ni Ma'am Ching, eh, gusto raw niya maranasan ang sarap ng buhay. Para bang tila na nasa hirap pa. Ayan. Sabi ni Ma'am Ching, oh, sige, pupunta talaga ako. Ah, okay, sige. Pupunta raw siya rito at kakanta daw niya ako ng live. Ang pagbabagong anak mo sa AM. Sige, sure. Punta ka lang, ha? Okay. Kay Miss M, sabi niya, aba, sir, natural, mahal niya ako, kaya dapat pati mga anak ko, wala naman siya makukuha pa sa akin, eh, kundi tapat at mapag-asikasong asawa. Wow. Si Miss M. Nagpaparamdam. O, yan, mga listeners, ha? Mga guys, ha? Si Miss M daw. Tapat at maasikasong asawa. Yun daw ang kanya may pagkakalob sa inyo. Siya daw ang magtatapat. Ako, naging sentro din ako. Basketball. Na joke lang. Yan, true daw yan, sabi ni Miss Ching. Yan, si Miss M, sabi niya ako, sir, ang rason ko po, hindi ko ipapaobliga ang responsibilidad niya bilang ama sa mga anak ko dahil kaya ko naman buhayin mga anak ko, pero gusto ko o gusto ko lang mahalin nila anak ko at tanggapin dahil di ano daw? Di maging pabigat mga anak ko sa kanya o di kami magiging pabigat sa kanya. Ayun, sige. Doon ka sa barangay magpaliwanag. Ayun, hindi. Yun naman, paliwanag lang ni Miss M. Yun. Hindi raw. Mm. Guys, hindi raw iaatang sa inyo ang responsibilidad. Pero kahit hindi mo iaatang yan, sa taong nagmamahal, ha? Yan. Ang anuman ang yung responsibilidad, responsibilidad na rin niya yan. Ganun po yun. At dapat magtulungan kayo sa hirap at ginhawa. Siyempre, ganun talaga yun, eh, di ba? Bago yung sarap, hirap muna. Talagang tagaktakang pawisin dyan. Gusto nyo magpasarap, di magpakahirap kayo. Nah, joke lang. Dinadaan ko lang po kayo sa tawa. Hello kay Ate Suset Lim. Magandang gabi. Happy listening, happy watching. At kay Ate Kelly Lim. Kumusta na po kayo? Happy watching. Yan. As lang, sabi ni Miss Ching, ni Ma'am Ching. Sabi niya, tawa ng tawa si Ma'am Ching. Sabi ni Ate Suset, good evening DJ Neil, cute and sweet smile. Magandang gabi rin sa iyo, Ate Suset. Happy watching. Kay Miss M, sabi niya, Maring Aba de los Reyes, ano, busy ka pa rin? O nga, no? Baka hanggang ngayon eh, ha? Nagbabantay pa rin sa kanyang kandidato. Nakatutok pa rin, ha? Sabagay, meron kasi mga ganyan, you know? After siyempre, di ba? Na ma-proclaim na bilang nanalo, di ba? Eh, nandun yung, ano, di ba, parang pesta sa lugar nila pagka ganyan, eh. Putukan, di ba, kantahan, sayawan, kainan, celebrate, eh. Para celebrate yung pagkapanalo ng kanilang mga kandidato. Yung,
mga magkakapartido, mga ha, may mga ika nga ay tawag dito, supporters, ha, yung mga taga-suporta ng mga kandidato. Ayan, nagsa-celebrate din yung mga yan. Like and share na. Thank you, Ate Suset. I love you. Ang pagbabagong anak mo sa AM, TCM, 15:30. May request si Ate Suset. Sabi niya, pa-request po. Having you near me. Ayan, sige po. Later, patutugtugin natin yan. After po ng ating caller. May caller tayo. Tanggap tayo ng ating tawag. May caller tayo sa line 2. Nasa line 2 si Tita Maricar. Tita Maricar, good evening sa'yo. Kumusta? Hello, good evening, DJ Neil. Kumusta, Tita Maricar? Nakaboto ka ba kahapon? Oo, ang daming ink. Ang daming ink na nilagay, hindi matanggal. Ayan. Huwag mo na babanggitin, tatanungin ko lang sa'yo. Wag, pero oo, nakaboto ako, DJ Neil. Huwag mo na babanggitin, ha? Pero tatanungin kita. Doon sa mga ibinoto mo, meron bang nanalo? Ang assassinator, si ano lang. Hindi, huwag mo na babanggitin. Huwag mo na babanggitin, sabi ko. Meron, tatanong meron ko lang kung merong nanalo. Meron, okay, meron. Kaya may nanalo lang yung iba wala. Doon sa iba wala. Ano, mga ang hindi nakapasok, yung apat. Yung apat din nakapasok. Pero dyan sa lungsod nyo, wala namang kalaban yung mayor dyan eh. Wala, iisa. Tapos ang vice mayor ay tatlo, mm-hmm, pero nanalo si doktor. Nanalo si doktor. Doktor Marion Andres. Okay. At saka yung congresswoman. Okay, Tita Maricar, dito tayo sa ating hot topic, Tita Maricar. Para sa'yo, kung ikaw ang aking tatanungin, ano ba ang mahalaga sa'yo? Yung taong mapagmahal at may oras o yung kumukompleto na pangangailangan mo? Ako ang pipiliin ko yung may oras at may pagmamahal. Bakit? Kasi kung wala siyang pagmamahal sa akin at walang oras, hindi ko na siya ma-ano. At saka dapat talaga, dapat maasikaso niya ako. At saka, ano, kung yun lang ang gugustuhin niya sa isang babae, hindi ako papayag na ganun lang. Mm-hmm. Oo, ganun lang ang gusto niya. Pero kung ang hinahanap ko talaga ay mapagmahal at pag-aanuhan ka, pagbibigyan ka ng oras. Yun lang, DJ Neil. Ay, DJ Neil. Okay po, tita. Oo. Yung ano pala, may nag-email, may nag-text sa akin, email, kaya lang wala akong email ad. Mm-mm. Kung pwede sana, DJ Neil, sa'yo na lang. Email ko? Oo. Ako, hindi ako nagbibigay ng email ko, tita eh. Number paano lang. Kaya? Oo. Facebook. Facebook nga, oo. Hindi kasi dalawa na yung nag-ano sa akin, hindi ko nag-ano sa akin. Opo. Pero pasensya ka na, tita, hindi ko po pinamimigay ang email ad ko. Ano na lang, kasi yung iba kasi Facebook eh. Messenger kung, Messenger. Okay. Ayun na lang, DJ Neil, pag Facebook, sa inyo na lang. Sige po, tita. Oo. Tapos, sa inyo ko na lang, i-get yung mga tulong. Sige po, tita. Oo, DJ Neil. Oo, kasi wala pa nagtawag sa akin eh. Wala pa nag-detect. Oo, yung dalawa lang yung may email ad. Kasi ko wala akong email ad. Ayun. Sige po, so, tita. Kung Facebook, sa ano na lang, DJ Neil, kung ano, pwede sa inyo na lang. Opo, sige po, tita. Oo, sige, DJ Neil. Okay, sige po. Babatin ako, DJ Neil. Go ahead po. Good evening kay Nanay SP Miranda, kay Kuya Manuel, kay Beth Miranda, kay Noel Rabe, kay Kelly and Suzette Lee, Mary Ann Mendoza, Noel Rabe, Cesar Corpus, Tita Baby Osorio, kamusta na? Tita Puring Lau, Ate Bis Camilan, kamusta na rin? Tita Lynn Aguila, Joanna Loler, si Digna, si Nick Antoy, Arlene Galeno, Raymond Reyes, Lucy and Jaime Aquino, at Tita Eva Formento, Robilyn Azucar Preto, Tessie and Danny Berdos, Romel and Minda Alarcon, Robilyn May De La Cruz, Michael Francisco and Noli Belita. Ay, DJ Neil, po. Si Arlene Galeno pala, nangihingi din ng tulong kasi nahimatay daw siya. Hindi ko alam kung anong sakit niya eh. Tapos ang sabi niya, ibigay ko daw yung Facebook account niya para may ano sa kanya, tumulong. Pwede, DJ Neil?
Ay, depende po sa kung ano yung ipanghihingi nyo ng tulong. Kasi alam nyo po, ang mga tao, eh, hindi naman po natin basta-basta mahingan ng tulong yan. Dahil alam naman po natin na hindi na po kailan sa ating kaalaman na may mga tao pong, alam nyo, marami pong gumigimik ng ganyan. Diba? Hindi, sasabihin ko na lang na siya na lang ang mag-ano kasi mahirap yung gano'n sa pag natawagan ko na lang si Arlene Galeno. Nakikinig siya, DJ Neil. Pakausap nyo na lang po muna sa akin para malaman natin kung ano problema kahit, ta kailangan niya ng tulong. Kahit off the air na lang, DJ Neil. Siyempre po, opo. Off the air po muna para malaman natin kung ano yung hinihingi niya ng tulong. Hindi ba sa ating i-announce dito, humihingi siya ng tulong, eh hindi naman po natin alam kung ano yung nais niyang ibigay na tulong sa kanya. At saka kung ano yung pinanghihingi niya ng tulong, ano ba sakit niya? Hindi kasi ang sakit na dati, ano daw, may high blood daw siya. Tapos pusa na lang daw siyang nahihilo. Ang gawin po niya, alam niyo sa totoo lang po, tita, kahit kayo naman po, eh, meron po tayong barangay health center na pwedeng lapitan sa mga problema nyo, sa mga sakit nyo. Opo. Kailangan natin dito at dapat na maging priority natin dito na tulungan, eh yung pong talagang nakaratay po sa ospital. Opo. Eh kaya naman po, may kakayanan pa naman po kayo, malakas pa naman po kayo, kaya nyo pang magpunta sa barangay health center. Meron po, ang inyong mga barangay po, meron po yan na naka-prefer po sila para sa mga kailangan po ng kanilang barangay. Ng mga residente kasi, po sa barangay. Opo. Iba kasi ang health center dito sa amin, DJ Mil, eh. Hindi po. Hindi po natin pwedeng sabihing iba kasi po meron pong pondo ang ating gobyerno para sa ating mga health center, eh. Kahit ang Department of Health, meron pong tulong yan. At meron pong mga naka-assign na doktor dyan para po sa mga taong may sakit na wala pong kakayanan ng magpa-check up po sa mga private. Nandiyan po ang, kaya nga po naglagay po ng health center sa barangay. Opo, para makatulong po sila sa mga residente nila, tita. Okay, DJ Neil. Pero DJ Neil, pag ano na lang, kung meron sa inyong tatawag-tawag na lang ako na sa inyo, DJ Neil. Susubukan po natin, tita. Oo, sige, thank dahil, you. Dahil malalaman mo naman, tatawag naman po sila sa iyo dahil binibigay ko naman po ang contact number nyo, eh. Okay. At doon po sa binabanggit nyo, sa ating listener din, usapin po na natin siya para malaman natin kung ano yung kailangan niya, ano yung sakit niya. Para doon sa hinihingi niyang kailangan niya. Opo. Hindi naman po tayo kasi ang pangit naman na ganang sinasabi ng iba, nagagamit yung program mo sa nila. Hindi po. Hindi po natin pahintulutan yung ganun. Opo. Priority po natin dito na bigyan ng tulong. Yung pong mga na-confine po sa ospital. Kaya kahit nga po sa mga politiko, umaapila po ko on air, sinasabi ko na, diba? Tulungan nila yung mga nag-aagaw buhay sa ospital. Kailangan ng tulong yun, eh. Di ko ba? Ayun. Okay, DJ Neil. Thank you. Di po, tita. Wala po kayo babatiin, tita? Alin? Wala po kayo babatiin? Bumati na ako, DJ Neil. Wala na nga po kayo babatiin. Nabati ko na lahat, DJ Neil. Nabati niyo na po lahat? Sige po, tita. Pati si mother mo, tsaka si kuya, tsaka si ate, si Beth. Sige po, tita. Ayun. Maraming salamat po, tita. Thank you. God bless. Bye-bye. Okay, yan po si Tito Maricar. Ayan, Maricar Dinoso po. Nang Marikina City. Tuloy-tuloy tayo. Ang pagbabagong. Okay, meron tayo sa line 4. Nasa line 4. Naku, naputol na ang line 4. Line 2 uli. Meron tayo sa line 2. Sige, sino nasa line 2 natin? Hello, magandang gabi. Hello, good evening, Congressman. Congressman. Hello, Mayor. Mayor, hi, Aquino.
Kaya ako nasabing congressman kasi isang din ko na lang natitir sa pangungumpa niya, bigla ako nawala. Kasi ko si TJ niya nangungumpa niya sa, ano, sa Mayamot. Nangungumpa niya talaga? Nangungumpa niya to sa kagubatan ng Mayamot. Advance ka mag-isip kay Hami, ibang klase ka talaga. Eh, nabawala ako. Sabi ko, ako si DJ niya, no? Sinamantala yung isang linggo para mangungumpa niya. Kaya bati ko sa'yo, ano, good evening, congressman. Oh, congressman. Mm. Oh, di manalo-nalo. Madaya ka nga, DJ Ngil, eh. Bakit po? Ba't na naman ako nag-madaya? Eh, kasi kanina may nagtanong, DJ Ngil, may nagpapatibok na ba sa iyong puso? Pagkatapos sabi mo naman, ano, ibubulong ko na lang. Daya mo naman, hindi namin marinig. So, DJ Ngil, huwag ganun na. Sige, ibubulong ko rin sa'yo. Ikaw talaga, masyado kang ano, matampuhin eh. Ika na magtampo. Eh, siyempre, isa lang ang bubulungan mo, hindi paano naman ako. Eh, ibubulong ko rin sa'yo. Oo, sige, ganito yan. Bubulungan tayo mamaya. Huwag kamingay. Ibubulong ko sa'yo. Alam mo yung nagpapatibok ng puso. O, sino? Isa lang. Alam mo kung sino? Uy, wala akong narinig. Wala ka narinig? Hindi mo narinig? Oo. Huwag ka maingay. Ingay mo eh. Sabi kasi huwag ka maingay. mamaya, bubulok ko sa'yo. Kumusta ba? Kaya ba'y nakaboto? Hindi, hindi ako bumaboto. Yung mga narinig, nagsiboto yun. Bakit hindi ka bumaboto? Sayang ang boto mo. Ay, tama na yun. Boboto na ako pag si TJ nila kung madidato. Ayun lang. Eh, si Tita Lucy. Tita Lucy! Belated, happy birthday! Oh, advance happy birthday daw. Inunahan ka na. Sabi ko nga, belated, happy birthday. Eh, kasi nga, ano eh. Nakaboto ba si Tita Lucy? Hindi rin bumoboto yan. Hindi rin bumoboto? Sayang dalawang boto nyo, eh. Kaya na kailangan, pagka ako'y tumakbo. Ang iniintay ko talaga, DJ Nero, ibubulong mo, ha. Kasi gusto kong malaman kung sino yun, yun. Oh. Ah, sige. Oh. Ito, bubulong ko sa'yo. Kaya, Amy. Nakala ko, nawala ka na, eh. Bubulong ko sa'yo. Ang aking katanungan. Pampisira talaga. Hot topic na tayo. Akala ko po naman talaga. Hindi. Maraming nakikinig yung mamaya na lang. Mamaya. Mamaya para tayo lang nakakalang. Oo naman, siyempre. Oo, ganun talaga. Okay. Siyempre tayo magkakampi, no? Ay, siyempre naman. Oo. Magkakampi tayo eh. Tsaka sa iyo ako nagpana. Sa iyo yata ako nagmali. Nabaligtad mo eh. Okay, hindi tayo sa ating hot topic, Kemi. Ang ating hot topic para sa iyo, ano ba yung mas mahalaga? Yung taong mapagmahal at may oras o yung taong kukumpleto ng pangangailangan? DJ nila naman parehong napakalaga yun eh. Ikaw naman talaga DJ nila. Oh, pero meron kasing taong hindi naman ano eh. Nagmamahal. Ibig mo sabihin, hindi naman nagmamahal. Oo. Eh bakit? Merong taong gusto niya dahil sa higpit ng kanyang pangangailangan at nais niyang marating. Diba? Yung kanyang mga pangarap. Yan. May mga taong pinipili yung kayang ibigay lahat. O hindi meron talagang ganun, lalo na yung kunyari yung gusto mapakasal sa mga foreigner, di ba? Na ano mo sa mga ano yun. Yung order the bride, yung ba? So di ba kahit na hindi nila kilala yung tao. Para lang magbabakasakaling makaahong sa paghihirap. Kung minsan may sinuswerte, meron ding minamahala. Tama. Minsan natatakpo nila yung salbahe pala, pinagmamalupit talaga sila. Kala nila,
mapapabuti buhay nila doon, lalo naging ano, naging miserable, di ba? Tama. Pero ganoon talaga. Pero naman sinuswerte na mabait na natatakpon talagang si ano, yung sunod lahat ng kanyang gusto, pati mga kamag-anak sa Pilipinas natutulungan. Kaya may mga ano yan, kanya-kanyang swerte, merong hindi sinuswerte siyempre kung talagang ano, mas magugustuhin mo na yung ano, yung may oras sa'yo tsaka talagang mahal ka, may pera nga yun, baka naman api-apihin ka lang, sumbat-sumbatan ka lang, edi doon na tayo doon sa ano, may panahon at may oras sa'yo at mahal ka. Yung taong talaga nagmamahal at may oras sa'yo, no? Mayroon yung hindi, maraming nga siyang pera, pagkatapos susumbatan ka lang na kay panabuli ko lang, ako bubibili na lahat ng magagabit ko, di ba? May ganun. Merong ganun kaya dapat sumunod ka sa gusto ko. Oo. Pag sinabi kong, Jaime, stand up. Jaime, sit. Congressman na. Pag sinabi kong kahol, talaga? Kung talaga kung gusto pa na sinasabi ko sa'yo. Diba, maraming ano, turo ang aso. Tsaka isa pa hinihintay ko, Dijin, kung kailan kayo ipaproklama. Proklama talaga? Kailan ba yung proklamasyon? Abangan mo, malapit na, ipa-plug ko rito. Hinaantay ko lang yung bistay sa akin. Dahil kamo isang linggo kung nawala di ba? Ayan mo. O kaya ka. I-announce ko sa'yo ang aking proclamation. hindi hatol ng bayan, kundi hatol ng mga boss ko. Pagkahatol ng boss ko, delikato yun. Okay, sabi mo, iantayin mo yan. Sasabihin ko sa'yo, i-announce ko pa rito. Pag sinabi ko sa'yo, I can say goodbye to you. Ayun, sumigaw na naman din niya. At pas, happy birthday daw. Belated happy birthday, tita. Ha? Ako, kompleto na. Ha? Yung aking assignment na gawa ko na, tita. Nakompleto ko na sila. Yung mga taga-kain. ikaw may sagot ng handa, di ba? Usapan natin yan. Biglang nag-react. Ano? Sabi, hindi na lang ako tutuloy. Hindi na. Umatras bigla. Saan ba? kasi siyempre, pag ikaw nang umbita, isang katiyad ba yun, no? isang barangay. Isang buong barangay, isang buong munisipyo. Magduling din. yung pera, 4-5 ko pa, nagagawin naman yun. Marami tayong kasamang magbibilang yan. Ang dami ko inibitang bisita. Problema, DJ, nil ko konti yung bibilangin. marami na. Marami at konti yan. Marami pa rin tutulong na magbibilang. Kung sa pagbibilang ka, hindi na kailangan ng saklolo. Okay, may mababating ka. Sige, go ahead. Check mo na, baka maihabol mo na request ko nung isa pang linggo bago ka nangumpanya. Ano ba yung request mo? Yung because of you, hindi mo pa napapatutog. Ah, because of you. Kung kanino ang version na nandiyan, banata mo na miya-miya, ihabol mo. Ano ba yan? Gusto ko sana yung kikaila kung meron Pero kung wala, kung anong version ng nandiyan, yun na lang. Marami kasi kumanta nito because of you. Siya nga pala, D-Junior, happy Mother's Day nga pala sa yung nanay SP. Kahit medyo huli na yun, happy Mother's Day sa kanya, tsaka sa lahat-lahat ng mga nanay. Sa lahat ng mga mami, sa lahat ng mga mama, happy Mother's Day sa inyo lahat. At ayan, binabati ko na si Lola Liling, tsaka si Lolo Bondo Elizara, tsaka si Miss Digna Ortegiano. Siyempre sa mga kaibigan ko, kay Mildred Delito, Gina Lucero, at tsaka kay Honey Bunch, ng GMA Cavite. Ganon din kay Jinky Correa, Lynn Aguila,
Lucy Manzano, Carmen Riboltan, at saka si Porinlao, Norma Lapos, Linda Mercado, Cesar Corpus, at saka si Melinda Villar, Annie Marcaida, si Maggie Basol, at saka si Manjur Panlino, at saka si Inday ng Paranaque, si Nene Sabino, si Baby Lin ng Malabon, si Robin Asukal Peto ng Quezon Province, ganun din kay Ate B ng Labotas, at saka kay Queen Heart, Meron Mendoza, kay Lovely May De La Cruz, kay Noel Rabe, at saka kay Nori ng Manila, at saka kay Ate Laila D at kay Mildred Veloso. Sa lahat ng mga kaibigan ko, magandang magandang gabi. Kinala naman DJ Neil, sana mahabol yung request ko mamaya. Opo, mapaplay po natin yan, okay. Yun okay. Lang DJ Neil, maraming salamat. Opo, at, sige po, maraming salamat din. Itayin namin sa yung proklamasyon mo, ha. Sabi ko kasi, i-announce ko sa'yo dito, yung hindi hatol lang bayan ko, di hatol lang mga boss ko. Ito na, magandang gabi at God bless sa atin lahat. Magandang gabi rin and God bless po. Maraming salamat. Yan po si Jaime Aquino from Taguig City. Ang pagbabagong anak mo sa AM, DZM. Dili-dili tayo. And then next, mga kambi, para po sa inyong lahat ito, ating isasalang ang awitin, video po na pinadala po ni Ma'am Ching Eunice na inihandog po para sa inyong lahat. Ang pagbabagong anak mo sa AM. I sing again, just for you. You ask me if I love you, and I chuckle my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning to see the real you. And sometimes we wear it as the honesty too much, and I have to close my eyes in night. No strategy, leave my breath, live with my pride. Betray the insecurity, some tenderness divine. Just another writer, still trapped within my truth. A hesitant prize fighter, still trapped within my youth. And sometimes when we dance, the honesty is too much, and I have to close my eyes in time. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. At times I like to break you and dive you to your nest. At times I like to break through and hold you endless love. At times I understand you and I know how hard you try. I've watched while life commands you. What's love pass you back? At times I think we're drifters, still searching for a friend, a brother or a sister, but the days are clear again.
Thank you. Yan po ang duet na kanta. Mula po kay Ma'am Jing Yunis. Maraming salamat. Yan. At doon po sa mga kababayan natin, mga Lodi, ating mga idol, mga OFWs. Yan. At sa mga viewers po natin sa ating Facebook page live. Yan. Na mga mahilig pong kumanta. Yan. Pwede nyo po isend sa akin. Yan. Nais nyo pong mapanood din ng live dito sa aking programa. Pwede nyo pong isend sa akin ang inyo pong mga video song. Kayo po ang kumanta. Ha? Sige po. Send nyo lang po sa aking Facebook Messenger. Aking pong Messenger account, MacNeil General po. Ang aking Mac po ay MC lang. Ha? Wala pong A. Ha? MacNeil General. Ayan po. Maraming salamat. Tuloy-tuloy tayo. Okay. And sabi ni Miss M, ayan, buti na lang sa mic daw siya nalulun. At live plus may alak. Ba talaga naman, oh? Hindi ka naman lasinggera niyan. Ang pagbabagong hanap mo sa AM, DZM, 15, 30. And kay Miss Jing, sabi niya, ayaw magbanat ng buto. Gusto easy money. Oo, oh, ito yung mga taong, di ba? Alam mo yung mga mahilig, hindi maglimos. Yung iba naman eh, ang ginagawa, magnakaw, mang-hold up. Ayan. Lalaki ng katawan, nalalakas. Diba? Napangangatawan, pero ang alam na trabaho, panlalamang sa kapwa. Diba? Kay Uncle Rudy De La Cosa, sabi niya, hi and hello, happy watching po. Yan, and listening, Ma'am Kelly at Suzette Lim, Ma'am Aba, Sherwin Marcowi, Sir Angel Balagtas, Sir Bandoy Luzara, and Ma'am Elsa Reynares, at Ma'am Alma and Aileen Kalinog. Kay Ate Suzette, sabi niya, hello Uncle Rudy De La Cuesta. Smile, Imoy, yun send ni Miss Ching. Ayan. At kay Uncle Rudy De La Cuesta, sabi niya, DJ, pwede po bang paki-play na awiting tuwing umuulan? Yan, thanks a lot po. More power. Sure, yan, tuwing umuulan daw. Ayan po ang request ni Kuya, ni Uncle Rudy De La Cuesta, tuwing umuulan. Sige po. Ah, later, patutugtugin natin yan, ha? After po ng naunang request, ang ating Buena Manong request para po sa inyong lahat ito. Ah, having you near me. Ang pagbabagong hanap mo sa AM, DZME 15-30. I came to you and never asked. Natawa naman ako dito kay Miss M. Sabi ni Miss M. Ha? Akala ko kasi Sir Barangay Tanod ka. Kaya dito ako nagpapaliwanag. Abay, tara. Too much of what's been gold. Yeah. Nakakap lang ako pero hindi ako Barangay Tanod. Janitor po ako, janitor. Kay Ate Kelly, sabi niyo, good evening DJ Neil, guwapo and cute tummy po. Talaga si
Ate Kelly, idol na idol ng Tami ko eh. Like and share na po. Thank you, Ate Kelly. I love you. Kumusta ba, Ate Kelly, Ate Suzette? Nakaboto ba kayo? Yung bang inyong mga kandidatong binoto? Nanalo? May lumusot ba? At may natalo ba? Paano kay, ex-president, ex-mayor din, Joseph Estrada. Nag-goodbye na po, nagpaalam na po dyan sa Maynila. Uuwi na raw sa kanilang tunay na lugar. Ang San Juan, di ba? Hindi naman talaga siya nagsimula Nung pumasok po siya sa politika di ba? Kay Kuya Angel Balagda, sabi niya, happy watching po Uncle Rudy de la Cuesta, Tita Javier Remy Marquez, Ma'am Digna Ordellano Rado, Tita Baby Osorio, Tita Lynn Aguila, Kelly Lim, Suzette Lim, Miss Aba de los Reyes, Alma Villarba, Aileen Kalinog, Lolo Bandoy, Lusara at Lola Liling. Yan, binabati po kayo ni Kuya Angel Balagda. At pa-request po ng Just Tell Me You Love Me, sabi ni Ate Kelly Lim. Ayan. Pagpapagong hanap mo sa AM, DZM, 1530. And kay Miss M, sabi niya, pero real talk, sabi niya, Sir Neil, mahirap makatagpo ng partner na tanggapin ka kung ano at sino ka, lalo pa kung may mga anak ka na. Depende po. Alam niyo po, hindi po ako naniniwala sa sinasabi niyo na yan kasi marami po akong nakita na mga single parent po, like sa mga babae po, may mga anak na pero nakapag-asawa pa rin po sila at sineryoso po sila ng mga lalaki. Hindi po natin alam kung ano po yung paraan na ginawa nila para makaiwas dun sa mga lalaking mapagsamantala at nakatagpo po sila ng totoo at seryoso na tao. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, Miss M. Malay mo someday, di ba? Habang nandyan ka sa bansang kinaroroonan mo, di ba? Naglalakad ka, natalisod ka. Oo. Sa pagdapa mo, nasa luka niya. Di ba? Parang pelikula lang, di ba? At sa pagsalo niya, bigla nagkalapit ang inyong mga mukha. At tila para bang nangungusap at nagsasabing, ikaw na. Di ba? Ang sweet. Playing with those memories again. Ang pagbabagong hanap mo sa AM, DZME 1530. Hindi po natin masasabi yung eksena ng ating buhay lalo na yung love story natin. Di ba? Kaya hindi tayo dapat mawala na pag-asa. Di ba? Darating po sa atin 'yan. Basta't ang importante, di ba? Yung ating nakaraan, maging leksyon sa atin yon, maging aral. Dapat matuto na tayo, di ba? Huwag tayong parang aso na basta sunggab na sunggab. Di ba? Kung ano yung inihain sa atin. Ganun po ang aso di ba? Ano yung pakain mo? Ano yung hagis mo sa kanya? Sasakmali niya. Diba? Dapat huwag tayo maging ganun, di ba? Bago natin na ligawan or bago natin sila bago niyo sagutin sa inyong mga babae, no? Bago niyo tanggapin ang kanilang pag-ibig. Kilalanin niyo muna, di ba? At pag-aralan niyo silang mabuti, di ba? Nang hindi niyo po pagsisihan sa bandang huli, di ba? Marami po sa mga broken-hearted na nakakabangon at mas nagiging maganda pa po ang buhay kaysa doon sa unang tao.
kung saan po sila nagkamali at nadapa. Kaya huwag po tayo mawala ng pag-asa. Ang pagbabagong hanap mo sa AM DZME 15. Natawa naman ako dito. Hi, good evening. Miss Puto Queen. Aba Sirada de los Reyes. Pinatawa mo ako bigla. Seryoso ako eh. Nangangaral ako eh. Bakit bigla? Ikotan ka, gano'n. Kailan ba ako makakatikim uli ng ano? Ng puto. Sabi ko, natawa kasi ako dito kay ano eh. Miss Aba, sabi niya. Pwede na lahi ni Master Mare. Maring M daw. Mare, wag ka na mag-alala, mamahalin ka rin niya. Sabi. Talaga to si Miss Aba. Ikaw talaga, Miss Aba. Sabi ni Bamtel Maakal, sabi niya, yan gani DJ Neil, ayaw ko nang magmahal, masakit lang yan sa dibdib. So ikaw DJ Neil, wag nang ma-inlove. nasa inyo po yan. Kung yan po ang inyong desisyon sa inyong buhay, opo, pero tayo nga po lahat, may kanya-kanya pong tayong takbo ng buhay. At kaya nga po na sinabi ko sa inyo, hindi po natin dapat sukuan yan, di ba? Normal lang po yan, tao tayo eh. At nabubuhay tayo, hanggat nabubuhay tayo sa mundong ibabaw. Ano po yan? Ang halo-halo, hanggat nandyan. Andyan rin po ang ating takbo ng buhay, parang halo-halo. Bakit ko pa nasabing parang halong-halo? Minsan masarap, minsan mahirap. Magkasama po ang hirap at sarap. Yan. Kaya, dapat tanggapin natin yan. At handa tayo, yun ang pinaka-the best doon. Kung ano man yung dumating sa ating buhay, lalo na kung ang pag, papasukin natin ang, di ba? Pag-ibig. Yan. Dapat handa tayo. Di ba? Kung ano ang magiging resulta nito. Mapait o masakit o maganda, di ba? Dapat handa tayo at tanggap natin 'to. Yun lang po 'yon, mga kampi. Just tell me you love me para po sa inyo lahat ito. I wish you were here. Ang pagbabagong hanap mo sa AS DZME 15-30. Sabi ni Miss M. Ano sabi ni Miss M? Nabasa ko na yan. Hello Kuya Angel, sabi ni Ate Kelly and Uncle Rudy de la Cuesta. Yeah. Sabi ni Ate Kelly, panalo daw ang binoto niya si Mayor Isko Moreno. Parang nakaraan, sabi mo sa akin, Mayor Erap. Oh, bakit bigla naging Isko? Oy, hindi ako may sabi niya na. Hindi 'yan ang iniisip ko, ha. Bumalimbing daw, hindi ah. Hello kay Lola Bandoy. Hello Lola Bandoy, happy watching. At Lola Liling, kumusta ka na Lola Liling? Happy listening sa'yo Lola Liling. Bandoy and Lilian Lusara are watching, sabi ni Lola Bandoy. At sa Lusara family, happy listening po sa inyo. Kay Sweet Dean Doria de la Cruz, magandang gabi po. Sa mga de la Cruz family, magandang gabi po sa inyo. Happy watching po sa inyo. Hello Ana Marie Mendoza, sabi ni Lolo Bandoy. Kay Mads Cardenas Chong, magandang gabi po, happy listening, happy watching. Sabi niya, good evening, watching from Kuala Lumpur, Malaysia. Hello po, happy watching po dyan sa Malaysia.
Kumusta po kayo, mga bayani naming OFW? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Masaya at ligtas po ang inyong kinaroroonan. Yan po ang lagi kong dalangin sa ating Diyos Ama. Sa inyo po, aming mga kababayang OFW. Mahal po namin kayo. Kay Lolo Bandoy, sabi niya, hello, Suset Lim, ganda. At kay Ate Kelly, sabi niya, ang kanya reaksyon. Just tell me you love me. Okay, next request para po sa inyo lahat ito. Because of you. By Kelly Lim. Ah, hindi. Hindi po si Kelly Lim ang kumanta. Kelly Clarkson. Yan. Kapangalan lang po, Kelly. Ang pagbabagong hanap mo sa AF, DZME, 15-30. Sabi ni Ate Kelly, ang importante po sa mga nanalo ngayon na politiko, hintayin natin kung matutupad ang mga pangako nila at tulungan natin sila sa mga gagawin nila. Nako, yoko nga. Ate Kelly, ikaw na lang. Mahirap na eh. Baka mamaya. Diba? Eh, yung ibinoto nyo eh. Magnanakaw pala, tutulungan pa natin. Ay, hindi na, wag na. Masama pa ako sa kaso niyan. joke lang po. Ah. Opo, kung ano man po yung magandang programa nila, suportahan po natin. Yun ang pinaka the best po dyan, eh, no? Ibigay natin kung ano yung mga idea na pwedeng makatulong, di ba? At makaganda pa lalo doon sa programa ng ating mga binoto. Like ng ating mayor, di ba? Ating mga congressman, mga city councilor, na alam nating malapit sa atin, di ba? Oo. Pwede naman po yun eh. Huwag po tayong mahiya, di ba? Kasi malaking bagay po yan. Di ba? Makatulong po sa kanya. Ano nangyari sa atin? Ba't biglang bumitiw yung internet natin? Ayan. Nawala tuloy yung aking mga binabasa. Bumitaw ah. JB. Naano ba? Bumitaw net natin, oh. Nawala lang ako ng signal, oh. Pati connection ko rito na, ano. Yan, yung aking mga binabasa na wala tuloy. Sabi ni Ate Kelly, masakit talaga ang unang pagmamahal. Wala naman nakaka-perfect eh. Sa first love, di ba? Sa unang pag-ibig. Ha? Wala po nakaka-perfect. Bihira at iilan lang yan. Mababa po ang porsyento na nakaka-perfect niyan. Yung unang pag-ibig mo siyang nakakatuluyan mo hanggang wagas. Sabi nila.